Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganun pa man, sinisikap kong ikwento ang isang serye ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang Dark Continent Arc ng anime series na Hunter x Hunter. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo ng notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay makikita ang nakakatakot na mukha ni Cherid Niche habang tinatanong nito si Teta kung mapapagkatiwalaan ba niya ito o hindi. Si Teta naman ay biglang nagising mula sa kanyang pagkakabangungot na ang nakita pala niya kanina ay isa lamang panaginip. Si Salkob naman ay makikita na binabantayan nito si Teta at ayon dito ay 15 minuto pa lamang ang nakakalipas simula nang mawala nito ng malay. Nasabi ni Salkob na mas makakabuti siguro kung siya na muna ang magtuturo kay Cherid Niche dahil sa palagay niya ay hindi maayos ang lagay nito. Saka niya inabot ang isang salamin at nakita ni Teta ang makapal na buhok na tumubo sa kaliwa niyang pisngi. Nakakasiguro si Teta na kagagawa nito ng nenbis ni Cherid Niche. Sumang-ayon naman si Salkob dahil nabiktima na rin siya nito noong nakaraan. Ang nenbis ni Cherid Niche ay nagbibigay ng parusa sa taong nagsisinungaling sa prinsipe. Sa unang pagsisinungaling ay magbibigay ito ng isang sugat. Sa pangalawang pagsisinungaling naman ay magbibigay ito ng isang babala sa pamamagitan ng isang marka na kagaya ng nasa mukha ni Teta. At kapag nagsinungaling pa uli si Teta, ay baka mas matindi pa sa kamatayan ang magiging kaparusahan nito. Nasabi naman ni Teta na sa pagkakataon na ito ay maaari na siyang mapatay ni Cherid Niche. At kung hindi lamang sumabay ang pagtugtog ni Melody, ay siguradong napatay na niya ang prinsipe. Nasabi na lamang ni Salkob na kailangan kumalma ni Teta dahil sa pagkakataon na ito ay isa na lamang ang kanilang tsansa. Kung iisipin, ay bakit hinayaan ni Cherid Niche at ng kanyang nenbis ang tao na mabuhay kahit alam nila na niloloko lamang sila. Ito ay dahil nais silang magkaroon ng mas maraming mga tauhan at ito ay sa pamamagitan ng pagbabago sa tao bilang halimaw. Kung sakaling itutuloy ni Teta ang pagtuturo kay Cherid Niche, ay mas bibigyan lamang nito ng pagkakataon ang nenbis ni Cherid Niche na magtagumpay. Kaya naman si Salkob na ang bahalang magturo kay Cherid Niche. Naitarong naman ni Teta kung ano ang gagawin nito. Nasabi naman ni Salkob na hindi pa niya alam at si Teta na ang bahalang mag-isip dahil iniisip pa rin niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nainis naman si Teta dahil pinaanda na naman ni Salkob ang kanyang kalokohan. Nang magseryoso si Salkob, ay sinabi niya ang kanyang iniisip na hindi talaga nabaril ni Teta si Cherid Niche. Iginiit naman ni Teta nakitang-kita niya ang bala ng baril na tumago sa ulo ni Cherid Niche at tumalsik pa ang mga dugo sa sahig. Ngunit pagkatapos itong bumagsak, ay bigla itong nawala sa isang kisap lamang. Maging ang dugo ay wala na rin baka sa sahig. Kung totoo man ang iniisip ni Salkob, ang ibig sabihin ay ilusyon ang ginawa nito sa kanya. At saka iniisip ni Teta kung kailan ginawa ni Cherid Niche ang ilusyon na iyon. Kinabukasan ay 9 na araw ng kanilang paglalayag at nakikita sa Justice Administration Office na nasa 2nd palapag si Melody dahil iniimbestigahan nito tungkol sa pagkamatay ni Kenny at sa pagkawala ni Fugetsu at Kacho. Pinatigil din si Melody sa opisina dahil nasa ilalim ito ngayon ang protection program ng Kaking Empire. Dahil marami ngayon ang nagtatangka sa buhay ni Melody. Base sa paunang investigasyon, ang pagkamatay ni Kenny ay ginawa niya sa pansariling kapakanan niya. Kaya naman labas rito ang Hunter Association. Sa huling investigasyon naman ay lumalabas na pinipilit ni Kenny sina Fugetsu at Kacho na tumaka sa barko. At ito rin ang gumawa ng mga plano para sa kambal. Ganun pa man ay pinatawag nila sina Fugetsu at Kacho upang investigahan. At maaari rin silang patawan ng parusa dahil sa pagtatangka nilang tumakas. Sa silid naman ni Harkenberg ay makikita ang isa nitong tauhan na si Sumidori na merong nakasalpak sa ulo
habang pinag-aaralan ni Harkin Birch ang brainwaves na lumalabas sa monitor. Ayon sa espesyalista, si Semidori ay natutulog lang dahil wala itong nakikitang kakaiba sa kanyang utak. Matatandaan na sa huling kaganapan ay hinimatay si Semidori matapos tamaan ni Harkin Birch ang gwardiya ni Benjamin na si Shikako ng kanyang pana na gawasanin. Dalawang araw pagkatapos ng insidente ay wala pa ring malay si Semidori. Kaya naman, nagsasagawa ng sariling pag-iimbestiga si Harkin Birch kung ano ba talaga ang naging epekto nito sa dalawang gwardiya. Kasunod nito ay nagpatawag ng pagpupulong si Harkin Birch at tinalakay ang mga posibleng teorya na kanyang naisip. May apat na teorya na maaaring mangyari kapag ginamit ni Harkin Birch ang kanyang abilidad. Una ay maaaring mamatay kaagad ang biktima. Pangalawa, magpapalitan ng kaluluha ang biktima at isa sa kanyang gwardiya. Pangatlo, maaaring mapunta ang kaluluwa ng kanyang gwardiya sa biktima at magkakaroon ng dalawang kaluluwa ang biktima. At pang-apat naman ay mamamatay ang biktima ngunit agad nalilipat rito ang kaluluwa ng kanyang gwardiya na parang hindi rin ito namatay. Sa ngayon ay wala pa silang katibayan dahil hinihintay pa rin nilang magising si Semidori. Ngunit ang tatlong teorya na lamang ang kanilang susubukan dahil ang unang teorya ay malabo na. Dahil ayon sa sinabi ng espesyalista ay natutulog lamang si Semidori. Kaya naman ibig sabihin ay walang namatay sa kanilang dalawa. Pagkatapos makausap ni Harkin Birch ang hari ay nagising na ito sa katotohanan at tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran. Naniniwala si Harkin Birch na ang abilidad na kanyang natamo ay gagamitin niya upang mabuhay at manalo sa laban. Matapos ang pagpupulong ay inutusan ni Harkin Birch si Shikaku na isagawa ang isang misyon bilang eksperimento sa kanyang teorya. Sa kabilang banda naman ay makikita sa silid ni Lucerus na kasalukuyan itong nanonood ng TV. Bigla namang naalerto si Basho dahil naramdaman na naman niya ang napakalakas na aura. Nasabi ni Basho na galing iyon sa katabi nilang kwarto na nagmula sa silid ni Harkin Birch. Bigla namang may nag-doorbell sa kanilang silid kaya naman napatingin ito kaagad sa kanilang pintuan. Nang silipin naman ito ng isang gwardiya ay nakita nito sa labas si Shikaku. Ang gwardiya naman ni Benjamin na nagbabantay kay Lucerus na si Kanji Doll ay nagtaka dahil wala siyang nababalitaan na nagpautos si Benjamin sa sino man sa kanila na magpapadala ito ng isang gwardiya sa silid ni Lucerus. Tinanong naman nila kung bakit nagpunta ito sa kanilang silid. Si Shikaku naman ay biglang sumaludo at sinabi na mabuhay si Benjamin at saka ito nagpakamatay. Ang gwardiya naman ni Lucerus ay napaupo sa sobrang niyang pagkagulat. Pagkatapos magpakamatay ni Shikaku ay nawala ang malakas na aura kaya naman si Basho ay takantaka sa nangyari. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala. At kung gusto mo ng kasunod na video, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!